Aba, ang laki ng ibinaba, hindi man lang naging 10%, 8% talaga. Isipin nyo, dati ang komisyon ko doon umaabot ng 34 pesos per item. Aba, kanina pagtingin ko parang 16 or 15 na lang yata. Ang laki talaga ng ibinaba. Sabi ko, i-chinat ko yung seller, hindi pa naman siya nagre-reply eh, pero tingnan natin ha. I-reveal ko talaga yung seller dito once na hindi nila inayos. Hello guys, so eto may napanood akong video about to sa mga nag-a-affiliate kay TikTok. Ibig sabihin yung nagpo-promote ng mga products, okay, sa mga shops, sa mga sellers dyan sa TikTok. So, maganda tong ni-reveal ni Kuya kasi madalas talaga mangyari to. Hindi lang aware yung ibang content creators or na-affiliate. Okay, hindi sila aware na ginagawa ng mga sellers to. Hindi ko naman nila lahat, pero may mga ibang sellers talaga na gumagawa na ito. Actually, hindi lang nangyayari kay TikTok to, kahit sa ibang platforms like Lazada, Shopee, nangyayari rin to. Okay, so para mas maliwanagan kayo, okay, kung nag-affiliate kayo kay TikTok, make sure na tapusin yung video na to. Okay, so sige, pakinggan muna natin si Kuya. Kanina umaga, nagbukas ako ng commissions ko dun sa affiliate, ko. Tapos, tinitignan ko siyempre kung ano yung mga items na nabenta ko. Accidentally, nakita ko yung percentage ng commission ko. Dun sa ibang item, okay pa eh. Pagdating dun sa isang item, na usually yun yung pinagtutuunan ko ng pansin kasi malaki commission ko, 20% ang commission ko dun sa item na yun eh. Aba, pagtingin ko kanina, 8% na lang. Eh, dun pa naman ako maraming benta. Kasi, una, tiwala ako dun sa product, saka maganda talaga. Aba, ang laki ng ibinaba, hindi man lang naging 10%, 8% talaga. Isipin nyo, dati ang commission ko dun umabot ng 34 pesos per item. Aba, kanina, pagtingin ko, parang 16 or 15 na lang yata. Ang laki talaga ng ibinaba. Sabi ko, So, ayan. Narinig nyo, sabi ni Kuya. Diba? From 34 down to 16. So, mahigit kalahati yung nawala sa kanya. Bakit nangyari yun? Ibig sabihin guys, nag-update or nagbago ng commission rate si seller. Okay, pinalitan niya yung commission rate. Di natin alam kung anong reason. Okay, dahil di naman natin nakausap seller. In which mamaya sabihin niya na kinontak naman niya kung bakit na ginawa niya yon. So, yun kasi yung ano, yung hindi lang din maganda sa mga marketplace sa paglalagay ng commission. Anytime, pwede nilang palitan ng seller. Okay, alam ko yan kasi nag-Lazada, Shopee din ako. Okay, na TikTok. So, alam ko na kayang palitan anytime ng seller yung commission rate. Okay, na nilalagay nila dun sa bawat product. Okay, so, di natin alam yung reason. Maaring, di ba, pwede natin sabihin na nagmahal yung kinukuhanan ni seller. So, di natin talaga alam exactly hanggang di natin na kakausap yung seller. So, ngayon, eto, sabi ko nga talagang kayang palitan ni seller anytime. Okay, so, kawawa naman yung yung content creator na pinaghirapan yung video. Sige, panoorin muna natin. Seller, hindi pa naman siya nagre-reply eh, pero tingnan natin ah. I-reveal ko talaga yung seller dito once na hindi nila inayos. Mga seller, kaming mga affiliate, hindi po kami basta-basta lang nagbebenta ng product ninyo. Ipinopromote namin yan. Kung ano yung commission na nakukuha namin, pinaghihirapan namin yun. Kaya, huwag nyo naman kaming tataluhin. Huwag nyo basta-basta na lang ikakat yung commission or bababaan. Kasi unfair naman sa amin yun. Gusto nyo ba? O gusto nyo ba? Na, siraan namin yung product nyo dahil sa ginagawa ninyo. Pero ako, hindi ko naman talaga ugali yun. Pero parang papunta na ako dun sa ganun eh. Kasi nainis talaga ako kanina. Kanina ko lang napansin. Pang third day na pala yun na ginawa nila. Kanina ko lang napansin kasi inisa-isa ko yung mga products. Sabi ko, parang bigla yatang bumaba. Di, tinignan ko pababa. Aba, talagang bumaba. Tandaan yung mga seller. Yung mga products ninyo, matitenga lang yan kung hindi sa aming mga affiliates. Hindi. Yun. Sakto. Tamang-tama si Kuya sa sinabi niya na yun. Okay? Mostly ng mga products ngayon, okay?
kahit matagal na product 'yan, hindi nagte-trending kung wala yung mga affiliates nila. Okay, yung mga content creators na magaling, okay, pinaghirapan yung paggawa ng video, yung way kung paano nila i-promote yung product nyong mga sellers. Okay, kaya hindi dahil lumakas yung item nyo, nagbabayad na kayo ng malaking commission or binabawasan na kayo ni TikTok ng malaking commission, ay bigla-bigla na lang kayong magpapalit ng commission rate. Kasi guys, yung mga as content creator, okay, kami pinipili namin yung mga products na merong mataas na commission rate. Okay, nafi-filter yan, okay, kay TikTok. Nafi-filter mo kung anong commission rate ba yung na product, okay, na may ganitong commission rate yung gusto mong i-promote, yung may 10% commission rate ba, 15%, 20%. So, pinipili din ng mga content creators yan, okay, and then mabibili sila ng sample at saka nila ipopromote yung product yung mga sellers, okay? So, kawawa, okay, kawawa, pinaghirapan, pinili nila yung item nyo na may promote, nung nag-trending, magpapalit kayo bigla. So, medyo may, ano, may mali talaga doon. Sige, tapusin pa natin. Tuloy natin. Hindi basta-basta yan mapapansin, kundi dahil sa amin. Kaya pag-isipan nyo mabuti, bago nyo i-cut or bawasan yung commission namin, mag-isip-isip kayo. Nanggigigil talaga ako, naiinis talaga ako. Yun pa naman yung product na marami akong mga videos. Kasi nga, nasubukan ko at nagtiwala ako sa product, pero kung yung ganyan naman yung seller, naku, manda kayo sa akin. Kayo ba, sino naka-experience sa inyong mga affiliates, ha? Sino sa mga mga affiliates dito ang na-experience yung ganun? Yung biglang walang ano-ano'y binawasan yung commission at mas malaki pa yung binawas. Lagpas ng kalahati. Na-experience nyo ba yun? Kwento nyo nga. Ayan. Okay, so kanina natin. Ayan. So, ikaw kung isa kang affiliate ni TikTok, okay, at na nangyari sa'yo to, or kung hindi pa, i-check mo rin sa mga videos mo, okay, or sa mga products na pinopromote mo. Okay, mas maganda, i-monitor mo kung ilan ba yung, bago mo i-promote, kung ilan ba yung percentage na nilalagay ni seller or binigay sa'yo. Tingnan natin, baka bumaba or kung tumaas, mas maganda. Pero ito nga, based sa experience ni Kuya, sa nangyari sa kanya, is talagang bumaba. Okay, nang mahigit kalahati yung percentage na binigay, okay, or na nilagay ni seller doon sa product. So, kayo kung mga sa mga sellers naman, wag naman ganun basta-basta, kasi alam na alam nyo yan sa sarili nyo na hindi basta-basta magte-trending yung product nyo, hindi kayo makakabenta ng marami kung hindi dahil sa mga affiliates. Okay, either kay TikTok, kay Shopee, or kay Lazada. Ano tayo, maging fair naman tayo, okay, sa mga affiliates natin, kasi aminin man natin or hindi, napakalaking tulong nila, okay, sa business natin. So yun lang, I hope na nakatulong sa yung video na to, nakapag-share si Kuya sa'yo, okay, ng ano niya, ng nangyari sa kanya, at least maging aware na rin kayo, at i-share nyo na rin sa iba para ayun, maging aware din sila sa nangyayari na to. Okay, kung may kilala kayong nag-affiliate kay TikTok, paki-share na lang din ng video na to. Okay, so yun lang, at nga pala, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Kelvin Clint Quinto, of course, sa TikTok account ko, same lang din, at sa Facebook page ko. Okay, dahil marami pa tayong mga ilalabas na videos.